tanong, Miss Encounter? Nagkaroon naman ng Miss Encounter sa pagitan ng mga CQ at mga pulis, kaya mas lalong tumaga lang pagresponde sa pamamaril ng lone gunman sa Resorts World Manila. Kung ano-ano pa ang mga lumabas sa investigasyon sa malagim na insidente at kung bakit inakala ng mga biktima na hindi lang isa ang gunman. Alamin natin sa report ni Arisha 44, Vian Douglas. Nagkaroon ng misencounter ang mga police at security personnel ng Resorts World Manila habang nasa kasagsagan ng tensyon sa Casino Hotel noong June 2. Ito ang nadiskubre sa patuloy na investigasyon ng kamera sa madugong pagsalakay ni Jesse Carlos sa Resorts World at sa naging pagtugon ng mga opisyal at tauhan ng hotel casino. Batay sa footage ng CCTV camera, ang hindi sinasadyang barilan ay nangyari sa corridor patungo sa far exit habang tinutugis ang armadong suspect. Ayon sa mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion ng NCRPO, una silang pinaputukan ng grupo ni Bernard Cahigas, pinuno ng security team ng Resorts World. Sinabi ni Superintendent Limuel Obon na napilitang gumanti ng putok ang kanyang tropa nang mamataan si Cahigas na noon ay nakasibilyan at nakasuot lang ng tsinelas. Binanggit ni Obon na hindi sumagot ang grupo ni Cahigas nang sumigaw ang mga pulis kaya't nangyari ang misencounter. Si Cahigas na head ng security team ng Resorts World ay nasugatan sa barilan. Nagkaroon rin ng linaw kung bakit kumalat noon ang balitang higit sa dalawa ang umatake sa Resorts World. Sa bagong closed circuit television footage ng Resorts World sa hearing ng kamera, makikita ang suspect na si Jesse Carlos na mag-isa lang na pumasok sa casino hotel pero aabot sa 300 magkakasunod na putok ang ginawa niya dahilan para mapaniwala ang mga tao na marami ang namamaril o umaatake. Nakadagdag sa maling paniniwala ng mga tao nang ihagis ni Carlos sa nasusunog na gaming table ang isang bag na puno ng bala na sunod-sunod na pumutok. Dahil dito, maaaring nagtago ng husto ang mga na-trap sa loob at mas piniling magbaka sakali sa sunog kaysa sa mga gunman sa labas na inisip nilang marami kahit na nag-iisa lamang si Carlos. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vian Douglas, naglilingkod sa pagbabalik. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.